Amen, haleluya. Puji Tuhan, bukan lembaga po sebawa kita, haleluya. Amen. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa na nakatunghay sa ating daily devotion. Praise God. Good morning po sa mga kapatiran natin, kila Ate Letty. Morning, Sister Letty. Miss na kita. Hallelujah. Sister Jenny Santi. Sister Luz ng Cavite. Okay. Praise God. Good morning sa iyo. Praise God. Hallelujah sa aming mga kapitbahay na nakikinig sa mensaheng ito. Hallelujah. So this is the day that the Lord has made and we must rejoice and be glad in it. Walang araw na ginawa ang diablo. Walang araw na ginawa ang problema. Walang araw na ginawa ang sakit. Ang araw na to ay gawa ng iisang Diyos. Kung gumising ka ng may pasasalamat, asahan mo ang biyaya ng Diyos. Kung gumising ka ng may pananalig, asahan mo ang pagliligtas niya. At kung nananampalataya ka na ang Diyos ang may kapangyarihan sa lahat na nangyayari sa ating buhay, ang buhay mo ay mapupuno ng kagalakan. Hallelujah. Sa osa to, praise God, we welcome you sa ating daily devotion. Simula na naman ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa osa to, hallelujah, tayo po'y manalangin. Aming Ama, hiling po namin ang iyong dakilang presensya na patuloy na sumaamin
higit kami sa dalawa, higit kami sa tatlo. Dalangin ko po o Diyos na linisin mo kami sa lahat ng mga kasalanan na aming nagawa. Patawarin mo po kami o Diyos sa mga hindi kalugod-lugod na bagay na aming nagawa, Panginoon. Sinadya man o hindi sinasadya. Ama, sa umagang ito, pinagkakatiwala po namin ang lahat. Kung wala ka sa amin o Diyos, wala kami magagawa. Tunay nga o Diyos, ikaw ang aming kaligtasan, ikaw ang aming tagapagtanggol. Kaya sa umagang ito, itinatalaga namin ang aming mga buhay. Hawakan mo, pag-ingatan mo Diyos, katulad ng iyong pangako. Dalangin ko Diyos na liwanagan mo ang aming puso at isipan ng iyong mga kapahayagan na nagbibigay ng pag-asa, ng kalakasan at espiritual na pagkain. So we thank you, Father of God, for this day and for all the good things and blessings that we are receiving according to your promises, Lord. You are the same yesterday, the same today, and you will be the same God tomorrow. Panginoon, sa araw na to, pinagkakatiwala namin na mga kapatid namin, O Diyos, itinataas po namin sila na ngayon ay may karamdaman. Dalangin namin ng kagalingan, Lord, and right now, O God, i-touch mo sila. Hipuin mo ang kanilang mga katawan na may sakit at padaluyin ang kagalingan sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Hawakan mo po sila mula ulo hanggang mga kanilang mga paa sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. At tunay nga, O Diyos, hayaan mo maranasan nila ang kapangyarihan mo na nagbibigay sa kanila ng panibagong sigla, ng panibagong lakas, Panginoon, in the mighty name of Jesus. So we thank you, Lord, and we pray, O God, hallelujah, maging yung lagnat, yung ubo, pananakit ng katawan, in the name of Jesus, maging COVID-19, maging cancer, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, walang sakit na mahirap sa iyo. Walang sakit na hindi mo kayang pagalingin, Panginoon, kaya pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sa iyong dakilang pangalan, Ama. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, hallelujah. We thank you, Father, and Lord, we also pray, O God, for your protection sa mga kapatid namin na papasok sa trabaho. Dalangin po namin, Ama, na sila i-shield mo ng iyong banal na dugo, Panginoon, mula sa infection ng COVID-19, Lord. And we pray, O God, as they leave their houses, Lord, you bless them. As they come home, continually to bless them, Lord. So thank you, Father, and we bless you, O God. Tunay nga, Lord, sa mga kapatid namin naghahanap ng katugunan sa kanilang mga panalangin, naghahanap ng gabay, ng karunungan, sa mga naghahanap, Panginoon, ng sagot sa kanilang mga katanungan, O Diyos, dalahin po namin na masumpungan kanila, O Diyos. Masumpungan kanila, Panginoon, and we pray, Lord, that you use this message, Lord, to touch them, to lead them at your feet, Lord. So maraming pasalamat naman sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. So praise God na sa ating pag-aaral na tinatawag nating Romans, yung sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Hallelujah. So kung ating titingnan ang kapansinin, mula chapter 1 to 18 to chapter 1 verse 18 to chapter 3 verse 20, which is the last part today, ito po ang topic nito is all about sin, yung kasalanan. And ang kasalanan na ito dito rin tinalakay ni Pablo na kailangan natin ng kaligtasan. Lahat ay nagkasala at lahat ay kailangan ng tagapagligtas. Ngayon, sabi nga natin, makatarungan ba ang Diyos na parusahan ng salibutan sa kanilang mga gawa? Opo, sapagkat ang Diyos ay walang kasalanan. Hallelujah. Nakita rin natin ang bunga ng kasalanan, na kamatayan, hindi lamang kamatayan sa physical, but also it kills the personality, the person within. It kills the character, the person na tunay nga na inatake ng tinatawag nating kasalanan. Sabi nga natin, people always try to find righteousness. Gusto nilang makatakas mula sa kasalanan. And the only way to do that is somebody who is holy, who is sinless, that can save them from all the clutches of sin. At sabi nga dito,
ang pagliligtas ng Diyos at paano natin makukuha ito, paano natin makakamit. At sabi nga natin, ang kasalanan ay hindi lang isang bagay o isang action, gawa, kilos na ginawa natin at ganun lang yon. Supposed to be sin, slave people. Inaalipin ng kasalanan ang tao. Okay? And then sabi nga natin, katulad na sinabi sa Romans chapter 1 verse 17, that the just shall live by faith. Ang layunin ng pagtuturo ni Pablo tungkol sa kasalanan ay hindi para i-condemn tayo sa kasalanan, no, na ating nagawa, kundi para sabihin, ipakita sa atin ang katotohanan that there is no good use of our salvation until we first know the bad news of our condemnation. Kapatid, hindi mo palagahan ang mabuting balita kung hindi mo nalalaman ang lalim na kinasadlakan ng mga tao dahil sa kasalanan. So, this is the concluding part ni Pablo patungkol sa puot ng Diyos dahil sa kasalanan. Praise the Lord. Romans chapter 3 verse 9. Ano nga, tayo bang mga Hudyo ay nakalalamang sa mga Hintil? Hindi, sapagkat napatunayan namin na nasa ilalim ng kapangyarihan ng kasalanan ang lahat ng tao, maging Hudyo o Griego. Sabi nga natin, kahit tayo mga mananampalataya ay nakararanas pa rin ng kasalanan. How bad is sin in our lives? If you notice the picture, ang kasalanan po ay nanganganak ng mas malalim at mas malaking kasalanan. Ang simpleng pagsisinungaling ay nadudugtungan ng tinatawag nating karagdagang kasalanan. Hindi lang ito sa taong gumawa, pati sa mga tao na pinatutungkulan ng ating action o kilos. Romans chapter 3 verse 10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. So, dineklara dito na sa mundong ito, wala ni isang matuwid, wala ni isa. To describe, para ilarawan ang kasalanan sa buhay ng tao, ito ang mga gawi o kilos ng kasalanan. At nakalulungkot that sometimes people are not aware of what is happening in his life. He is blinded by the sin, by his action against the will of God. Sabi ng 11, walang nakauunawa, walang humahanap sa Diyos. So, bakit kaya lahat ng kasalanan ay naglalayo sa atin sa Diyos? Bakit kaya ang lahat ng kilos ng kasalanan ay isang aksyon na ang direksyon ay magtago sa harapan ng Diyos? Lumayo. Verse 12, ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Kahit nakagawa ka pa ng mabuting mga gawa, hindi sapat siya para ikaw ay maligtas sa kasalanan. Sabi nga ni Isaiah, ang mga gawa natin ay para lamang basahan sa harap ng Diyos. Sapagkat tunay nga, hindi nito kayang iangat tayo mula sa tanikala ng kasalanan. Hindi nga tayo nito pwedeng linisin. Hallelujah.
Verse 13, ang lalamunan nila ay tulad ng libingang bukas. Ang kanilang mga labi ginagamit sa pandaraya, ang dila nila ay makamandag na parang ulupong, parang ahas. Hallelujah, nakamamatay. Mas nakamamatay ang salita kesa sa pananakit, sa physical na pananakit. Verse 11, puno ng panunungayaw at masasakit na salita ang kanilang bibig. Matulin ang kanilang mga paa sa pagbububo ng dugo. Alam nyo, isang simpleng salita na nakasakit sa damdamin ng isang tao at dahil doon, nagkaroon ng sama ng loob. At yung sama ng loob na yon ay lumaki hanggang mapuno, parang bulkan, napupuno kesa sa isa uling aksyon o kilos na makasasakit sa damdamin ng taong ito. Isang pagkakamali na di natin alam. Minsan, bibiruin mo isang tao, bigla na lang sasabog. Yung pala, may dinadalang matinding sama ng loob. At yung sama ng loob na yon ay makagagawa ng pananakit at kuminsan pagkitil ng buhay. So, sabi nga natin, nakikita nyo, it turns the person to worse. Maging ang isang matuwid na tao, isang mabait sa harap ng tao, hallelujah, ay itinuturing, ay nasisira ang kanilang buhay dahil sa kasalanan. Hallelujah. Next, parang dinaanan na salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan. Ang pagkatakot sa Diyos ay walang pitak sa kanilang puso. Hallelujah. So, before the Lord took us, we are in the worst situation. Tayo ay isang damaged merchandise. God created us perfect. God created man excellent. But because of sin, nasira, nawasak ang creation ni Lord sa atin. Pero hindi sumusuko ang Diyos para sa ating kaligtasan. Tandaan niyo po yan, mga kapatid. Hallelujah. Verse 19, ngayong nalalaman natin na anumang sinasabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasaklaw nito upang walang maidahilan ang sinuman at managot ang lahat sa paghukom ng Diyos. The law, kautusan, ang siyang nagsabi sa atin kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Ang batas, ang siyang nagpaalam sa atin na tayo ay hindi karapat-dapat sa ating Panginoon. Hallelujah. Kahit sa mga pagsunod, sabi nga natin, sumusunod naman ako, Pastor. Kung sa 10 utos ng Diyos, nasusunod mo ba niyan lahat? Minsan, madaling sabihin, opo. So, ito ang tanong. Mahal mo ba ang Diyos nang higit sa asawa mo? Nang higit sa magulang mo? Nang higit sa mga anak mo? Nang higit sa kayamanan ng mundong ito? Karaniwan, doon bumabaksak ang tao sa unang utos. At kung hindi mo masunod ang isa, lahat ay nilabag mo na. Kaya in order na maging matuwid ka sa harap ng Diyos, you need to obey the Ten Commandments every hour, every day, every week, every month, and every year. Hindi ka pwede mag-fail. Kaya sabi nga natin,
Dito lumabas ang katotohanan na walang tao na kayang iligtas ang kanyang sarili. Mga kapatid, ang nagpapawalang sala ng sapagkat ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao ay hindi dahil sa mga gawa ayon sa kautusan. Yamang nakikilala ng tao ang kasalanan sa pamamagitan ng kautusan. Hallelujah. Praise God for that. Ang kasalanan po, sabi ng Genesis chapter 4 verse 7. Kung mabuti ang ginagawa mo, dapat kang magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabang upang lupigin ka at pagharian. Kailangang pagtagumpayan mo ito. So ang kasalanan po ay gumagapang at hindi papayag ito na hindi ka masakop, hindi ka maalipin. Sabi nga na isang quotation, do you mortify sin in your life? Do you subdue it? Do you make it your daily work? Always be at this work while you live. Do not miss a day from it. You need to be killing sin or it will be killing you. Mga kapatid, ganito kumilos ang kasalanan. This is an illustration kung paano nagsisimula ang kasalanan. So nakikita po natin yung isang frog, no? Sa isang experiment. So, itong frog na ito ay inilalagay doon sa kumukulong tubig at tingnan niyo ang reaksyon. Ayaw. Pansin natin, ayaw. So alam mong mali, malaking kasalanan, so tatanggihan mo. Pero napansin niyo na nilagay siya sa isang kondisyon na katanggap-tanggap sa kanya. Hindi niya alam na habang nananatili siya sa tubig na yon, ay nanganganib ang kanyang buhay. Katulad natin, nanganganib ang buhay natin sa bawat kasalanan na ating nagagawa. Unti-unti, akala mo okay lang. Ano ba naman ang isang kasalanan na maliit? Hindi ka naman siguro mapapahamak. Pero yung maliit na kasalanan na yon, ang nagbigay sa atin ng lakas ng loob upang ulitin at mas lumalim ang kasalanan. So ang tao, hindi niya nalalaman, unti-unting nanganganib ang kanyang buhay. Unti-unti nawawasak ang kanyang sariling buhay. At ang masakit, kung siya ay may pamilya, yung kasalanan niya, halimbawa isang lalaki, iniwan ang kanyang asawa. So, ang tendency, pati ang kanyang pamilya, ay pwede ring magkasala, sumama ang loob, magtanim na sama ng loob. At nakita natin dito, nang kumulo na ang tubig, huli na ang lahat. Hallelujah. Praise God for that. So, mga kapatid, natapos ang unang bahagi ng Romans patungkol sa kasalanan. Hallelujah. At walang taong maliligtas. Isipin nyo na lang mabuti na ang kasalanan ng lahat ng tao ay tinubos ng Panginoong Hesukristo. Kung may 6 na bilyong tao sa buong mundo, yung kasalanan ng 6 na bilyong tao ay ipinatong sa katawan ni Kristo. At siya ang nagsakripisyo, naghirap at tumanggap ng parusa sa kasalanan. Hindi siyang gumawa, kundi tayo. The Lord created us na excellent, and yet sin destroyed us, damaged us, hanggang sa punto na kahit tayo, hindi na natin kayang ayusin ang buhay natin. But God, with His power, His miracle power,
can turn your life into light, your darkness into light, from perishing into salvation of God. Hallelujah. Hindi ko sinasabing gumawa ka ng maraming kasalanan, patatawarin naman yan ng Diyos. Hindi ko sinabing magpakalulong tayo na magpakalulong sa kasalanan at magsisinalang sa bandang huli. Mga kapatid, ang sino mang nagpakalalim sa kasalanan, hindi mahirapan siya na kumawala dito. Hallelujah. Maraming tao bumibigay sa tukso hanggang sa hindi na nila kayang bumangon. Kaya kapatid, kung ikaw ay ligtas na ngayon, praise God, pasalamatan mo ang Diyos sa dakilang biyaya. Hindi kanya niligtas mula sa kamatayan, mula sa kasalanan dahil sa mabuting gawa. Hindi kanya niligtas dahil nagbayad ka. Niligtas ka ng Diyos sapagkat minahal ka niya, pinili ka niya, at ikaw ay kanyang nilinis at kanyang pinawalang sala. Napakabuti ng ating Diyos. Kaya kapatid, kahit anong pang pagsubok ang dumating sa buhay mo, hindi susuko ang Diyos sa iyo. Maaring mapapagod tayo, but sana maintindihan mo, malaman mo ngayon na ang Diyos ay naghihintay lamang ng isang simpleng dasal na magbibigay sa Kanya ng pagkakataon na iligtas tayo sa tanikala ng kasalanan. Hallelujah. Praise God. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Ama, napaka tindi ng pagmamahal mo sa amin na habang kami gumagawa ng kasalanan, ikaw ay namatay sa krus. Lord, we thank you, O God, sapagkat tunay nga ang biyaya mo ay hindi masukat. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na maranasan namin ang pag-ibig mo, ang pagiging mga anak mo, ang kabanalan mo, ang katwiran mo at katapatan mo, Diyos, ang pag-iingat mo, ang iyong pagpapagaling sa amin, at ang pagiging aming Ama. O Diyos, dalangin ko po, Ama, na huwag namin kalilimutan ang mabuting biyaya na ginawa mo sa amin. Papurihan ka namin at parangalan at magtiwala kami sa iyo, sa iyong salita, sa iyong banal na espiritu, sa iyong paggabay sa amin. Lord, walang pagsubok na darating sa buhay namin na hindi namin kaya sapagkat kasama ka namin sa lahat ng oras. Pinangungunahan mo kami at kung di namin kayang lumakad, kami binubuhat mo, O Lord. So we thank you, O God. Tunay nga, O Diyos, ito ang kabutihan mo na pilit tinatanggihan ng sanlibutan. Ito ang pag-ibig mo na pilit tinatalikuran ng mundo. Kapalit ng kasiyahan sa daigdig na ito. Kapalit ng kasalanan na magbubulit sa kamatayan. So thank you, Father. Thank you for loving me. Thank you for loving each and every one of us. Kaya sa araw na to, hindi kami dapat manlupaypay. Hindi kami dapat malungkot. Sapagkat sa bawat araw, ang kaligtasan mo ay handog sa lahat. So we thank you, Father. You who are able to keep us from falling and to make us stand in your presence blameless. With you, all things are possible. Thank you, Father. Salamat sa mga kapatid ko. At dalahin ko rin po sa makarinig ng mensaheng ito, bukas ang iyong imbitasyon para sa kaligtasan. May paalam to sa lahat, Ama,
sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Magandang umaga po. Pagpalain tayo ng ating Diyos na buhay.